Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Japan. Naging laman ito ng balita sa Japan dahil ang kwento po natin ngayon ay parang sa mga tela nobela lang po natin pwedeng mapanood o mabasa. Kung saan, isang mayamang matandang lalaki ang misteryosong namatay. At ang sinasabing pumatay ay ang kanyang nakababatang asawa. At ang madalas nga po na iniisip na dahilan ay pera. Noong May 24, 2018, si Kozuki Nozaki, isang mayamang lalaki na kilala bilang Don Juan ng Kishu, ay misteryoso ngang namatay sa second floor ng kwarto ng kanyang bahay sa Tanabe City, Japan. At 3 taon nga matapos mamatay ni Kozuki, isang Japanese na babae ang inimbestigahan para sa misteryoso niyang pagkamatay. Kinilala ang babae na si Saki Sudo, ang asawa ni Kozuki. Si Saki ay kinwestiyon at pinaghinalaan na pinatay niya ang kanyang sariling asawa. Ayon sa mga reports, itinanggi ni Saki ang paratang at hindi nakipagtulungan sa mga investigador sa gitna na maraming ebidensya na nagsasabing siya ay guilty sa pagpatay sa kanyang asawa. Nung una nga, si Kozuki ay pinaniniwalaang namatay dahil sa natural na dahilan. Ngunit kalaunan ay nakita sa mga lab results na siya ay namatay dahil sa isang poisoning. Kung saan, isang kemikal ang nakita sa sistema ng kanyang katawan na mataas ang dosage na kanyang ikinasawi. Si Kozuki Nozaki, ang biktima. Si Kozuki ay 77 years old nang namatay. Siya ay mula sa maliit na bayan ng Kishu at presidente ng isang kumpanya na nagbebenta ng alak at may negosyo din siyang mga real estate. Si Kozuki ay nakilala dahil siya ay gumawa ng libro ng 2016. Ang libro ay pinamagatang Don Juan of Kishu, The Man Who Gave 3 Billion Yen to 4,000 Beautiful Women. Sa Tagalog, ang lalaking namigay ng 1.3 billion pesos sa 4,000 na magagandang mga babae. Inihalintulad ni Kozuki noon ang kanyang sarili sa sikat na European Playboy at idinetalye niya sa kanyang libro kung paano siya naglulustay ng mga regalo at pera sa maraming babae sa kanyang buhay. Ayon kay Kozuki, ang dahilan kung bakit siya yumaman ay dahil nakikipag-date lamang siya sa mga magaganda at mas batang babae sa kanya. Wala daw siyang interes sa mga kotse o bahay. Salip, siya daw ay mahilig sa romansa, lalo na sa mga magagandang babae. Ayon pa sa libro ni Kozuki, ang sekreto niya daw sa pananatiling itsurang bata ay pakikipagtalik na madalas. Sinasabi niya na halos 4,000 na mga babae nga ang kanyang nakasama. Si Kozuki ay nag-umpisa sa wala. Pero nagbenta siya ng mga scrap metal, kondom, hanggang sa nagbenta nga siya ng mga alak at ginawa niyang negosyo. Nagkaroon din nga siya ng isang real estate business. Ang mga ari-arian ni Kozuki ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 1.3 billion yen o 598 million sa pesos. Kabilang na nga dito ang savings at negotiable securities. Bilang karagdagan, si Kozuki ay nagmamay-ari din ng iba't ibang lupain, mga gusali at mga mamahaling paintings. Si Saki Sudo. Si Saki Sudo ay 25 years old na Japanese. Nakapagtapos siya ng high school at nag-enroll sa isang dating club kung saan minamatch ang mga magaganda at dalagang babae sa mga matatandang mayaman sa Japan. Nagbabayad ng mga malalaking halaga ang mga mayayaman na lalaki para sa companionship. At ang babae ay nirarank base sa kanilang kagandahan. At isa nga si Saki sa nag-top. Kaya nga, kalaunan, siya rin ay lumabas sa ilang mga pelikula.
paano nga ba nagkakilala si Saki at Kosuke? Sa bandang huling buwan ng 2017, silang dalawa ay nagkakilala. Nagsulat ng libro si Kosuke kung saan sinabi niya na nakilala niya ang isang babaeng pinaniniwalaang si Saki. Tinulungan daw ni Saki si Kosuke nang matumba ito sa loob ng isang paliparan sa Tokyo. Pero nag-gunwari lang pala si Kosuke para makuha niya ang atensyon ng dalaga. Nang nagsimulang mag-date ang dalawa, nangako daw si Kosuke kay Saki ng isang apartment sa Tokyo. At binigyan siya ng allowance na $10,000 o humigit kumulang 520,000 pesos kada buwan. At kalaunan nga ay inaya daw magpakasal ni Kosuke si Saki. At tinanyo niya ang babae ng, "Gusto mo bang ikaw na ang maging huling babae ko?" At nagpakasal nga sina Saki at Kosuke noong February 2018. Halos 3 buwan lamang simula nang sila ay magkakilala. Ang kasal nilang dalawa ay ang 3rd kasal na ni Kosuke. Marami na din daw nagsabi kay Kosuke na pera lang ang habol ni Saki sa kanya. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Kosuke. Sinabi niya nga sa isang interview na 99% daw ay naniniwala na hindi magiging matagumpay ang kasal niya kay Saki. Pero siya daw ay nagtitiwala na magiging masaya siya sa piling ng babae. Si Saki nga ay madalas nasa ibang bansa at namimili ng mga mamahaling gamit. Madalas siyang nasa Italy, Singapore at Dubai. Gamit niya ang pera ng kanyang asawa. Ang divorce. Ayon sa reports, 3 buwan matapos makasal ang dalawa, bigla na lang daw naging mapait ang pagsasama na mag-asawa bago nga mamatay si Kosuke. Iniisip na daw ni Kosuke na makipag-divorce kay Saki. Dahil daw dito, nanganganib nga na mawala ang marangyang buhay ni Saki mula sa kanyang mayamang asawa. Noong April 2018, bago namatay si Kosuke, sinasabing nagbigay na siya kay Saki ng mga papeles ng diborsyo na humantong daw sa isang pagtatalo. Naiulat din na si Saki ay hindi man lang umiyak nang malaman niya na namatay na ang kanyang asawa. Nakita din si Saki na tumatawa-tawa daw at naglalaro ng kanyang smartphone sa libing ni Kosuke. Pagkatapos nga ng ilang linggo ng pagkalibing ni Kosuke, mabilis na kumilos si Saki upang masiguro na sa kanya mapupunta ang yaman ng kanyang yumaong asawa. Sa isang dokumento, hinirang ni Saki ang kanyang sarili bilang pangulo ng kumpanya ni Kosuke 2 buwan matapos nitong mamatay. Hindi dumalo ang pamilya ni Kosuke sa isang meeting na pinamunuan ni Saki para sana talakayin ang mga mana. Kaya nga, inatasan na lang ni Saki ang kanyang sarili para maging direktor ng mga kumpanya ng yumaong asawa noong July 30. Sinasabi pa ng isang abogado na auditor ng kumpanya ni Kosuke na 38 million yen o halos 17 million pesos ang inilipat na pera ni Saki mula sa pera ng kumpanya papunta sa kanyang bank account ng September 2018. Inilipat din daw ni Saki ang $300,000 o humigit kumulang 15 million pesos sa kanya ring bank account. Ito nga ay ayon sa mga auditor na nag-akusa kay Saki ng pagnanakaw mula sa pera ng kumpanya at nagsampa ng mga kasong kriminal laban sa kanya. Bukod doon, ang mga pulis kasama ang pamilya ni Kosuke ay naghinala na si Saki ay maaring may pananagutan sa pagkamatay ni Kosuke. Samantala, ang pamilya ni Saki ay walang idea kung saan siya nakatira at wala rin silang idea na ito pala ay nag-asawa na. Sinabi lang daw ni Saki sa kanila na siya ay nagtatrabaho sa isang real estate business. Nalaman na lang daw nila na may asawa na si Saki nang ito nga ay naaresto. Investigasyon. Nang gabi ng pagkamatay ni Kosuke, tanging si Saki at isang kasambahay lamang ang kasama noon ni Kosuke sa bahay bago ito namatay.
Ayon sa investigasyon, si Saki ay naghahapunan kasama si Kosuke ng gabi ng insidente. Sinabi din ng mga investigador na natukoy nila na ang kasambahay ni Kosuke ay umalis na sa bahay matapos nitong maghanda ng hapunan ng mag-asawa. Una nang sinabi ni Saki sa mga otoridad na nakarinig siya ng ingay mula sa kwarto. Nagpunta siya para mag-imbestiga at natagpuan si Kosuke na nakahandusay na sa isang sopa sa kanilang kwarto. Lumalabas sa imbestigasyon na si Kosuke ay namatay dahil may mataas na kemikal sa kanyang katawan na kanyang ikinamatay. Sinabi ng mga pulis na matagal na nilang suspect si Saki dahil nasa bahay nga ito nang mamatay ang kanyang asawa. Nag-imbestiga ang mga pulis ng June 2018 sa bahay at opisina ng Kosuke, pati na rin sa pangalawang bahay ni Saki sa Tokyo. Hinukay ng mga investigador ang hardin sa tahanan ni Kosuke upang kunin ang mga labi ng kanyang aso na namatay 18 days bago namatay si Kosuke. Susuriin nila ang katawan ng aso kung ano ang kinamatay nito. Dahil paniwala ng mga pulis na sinubukan ni Saki ang mga gamot sa aso bago niya ginamit ito sa kanyang asawa. Pero hindi na po ito nagkaroon ng resulta dahil naagnas na ang katawan ng aso nang ito ay kanilang hukayin. Ayon pa sa mga pulis, walang dahilan o sinyales na kusang uminom si Kosuke ng ganon kalaking dosage ng gamot. Wala din daw marka ng karayom sa mga brasi nito, kaya naghinala ang mga pulis na ito ay ipinainom sa kanya nang hindi niya namamalayan. Ayon pa sa investigasyon, may mga search sa internet at cellphone si Saki na nagpapakita na ito ay naghanap ng mga gamot bago ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ang mga bakas ng gamot ay natagpuan din sa sahig ng bahay ni Kosuke, pati na rin sa loob ng isang vacuum cleaner. Ang cellphone ni Saki ay nakitaan din ng kanyang pakikipag-usap sa isang taong nagbebenta ng ilegal na gamot bago nga namatay ang asawa. Ayon pa sa investigasyon, si Saki ay nasa parehong lugar kung saan nandoon din ang nagbebenta ng ilegal na gamot. Si Saki pa nga daw ang nagmungkahing magkita silang dalawa. At ito nga ay bago namatay si Kosuke. Ang CCTV footage naman sa bahay ni Kosuke ay walang nakitang ibang tao na pumasok o umalis sa loob ng bahay 4 oras bago at matapos mamatay ni Kosuke. Pagka-aresto kay Saki. Ayon sa investigasyon, nagplano si Saki na tumaka sa ibang bansa bago siya arestuhin. Ngunit ang kanyang mga plano ay nahadlangan dahil na rin sa pandemya noon. Si Saki ay naaresto ng April 28, 2021, 3 taon matapos ngang matagpuang patay ang kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay. Una nang sinabi ni Saki na wala siyang alam tungkol sa pagkamatay ng asawa at siya ay inosente. Inaresto rin si Saki dahil sa hinihinalang paglabag sa stimulants control law sa Japan. Binigyan din si Saki ng warrant of arrest dahil sa hinihinalang pagsisinungaling sa isang 67 years old na lalaki ng huling bahagi ng 2015. Niloko daw ni Saki ang isang matanda at kinuhanan ito ng humigit kumulang 11.7 million yen o 5 million pesos ng taong 2016. May 19, kinasuhan si Saki ng pagpatay sa kanyang asawang si Kosuke. Ayon sa prosecutor's office, mayroon lamang silang circumstantial evidence laban kay Saki at naniniwala silang guilty ito. Ang mga prosecutor ay naniniwala na maaari nilang kumbinsihin ang korte na isang murder ang nangyari at si Saki nga ang tanging taong may kayang gawin iyon. Ang Last Will and Testament ni Kosuke. Pagkatapos ng pagkamatay ni Kosuke, nalaman na nag-iwan ito ng kanyang last will and testament. Ito ay nagsasabing nais niyang ibigay ang kanyang buong kayamanan sa lungsod o city na Wakayama kung saan siya lumaki.
ang 1.3 billion yen o humigit kumulang 598 million pesos ay dinonate ni Kosuke sa lungsod. Sinisimulan na ng pamahalang lungsod ang proseso ng pagtanggap ng kayamanan mula sa will ni Kosuke. Pero, kalahati ng kayamanan ni Kosuke ay mapupunta sa kanyang asawa na si Saki dahil ito nga ay naaayon sa batas. Ang lungsod sa Wakayama ay nakipag-usap kay Saki tukol sa hatian nila sa pera. Ngunit, ang ilan sa mga kamag-anak ni Kosuke ay nag-claim na ang last will and testament na ito ay hindi tama at nagsampa sila ng kaso laban sa isang abogado. Hindi sila naniniwala na iniwan ni Kosuke ang lahat ng kayamanan sa lungsod. At may ibang sumulat daw ng will at hindi si Kosuke. Sa ngayon po ay nakabinbin pa rin ang kasong ito sa korte. Sa kabilang banda, kung mapatunayan na si Saki nga ang pumatay kay Kosuke, maaari itong gamitin laban kay Saki. At mapapawalang bisa ang batas na nagsasabing kalahati ng yaman ni Kosuke ay sa kanya nga mapupunta. Kaya, ang naiwan ni Kosuke na halos 598 million pesos ay nanganganib mawala kay Saki. Dahil sa ilalim ng Civil Code, mayroon sistemang tinatawag na disqualification of inheritance na nagsasaad na kung ang namatay ay sadyang pinatay at nahatulan ng kamatayan ang nakasaad na tagapagmana, hindi siya maaaring maging tagapagmana at kailangan niyang ibalik ang mana sa pamilyang naulila. Sa ngayon ay wala pa pong update ang kaso ni Saki at hindi pa rin siya nahahatulan kung ano po ang final na hatol sa kanya. Abangan po natin ang update sa storyang ito. Hanggang sa susunod pong episode, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Hanggang sa susunod na episode, mapagpalang araw at God bless everyone, DJ Sean here!